Wala talaga, ano? Walang sounds. Kahit konti, wala kang maririnig. Kahit konti lang. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. So, meron na naman tayong gagawin dito na isang CRT TV. 21 inches siya. So, ang problema nito ay meron naman siyang picture, meron siyang power. So, ang problema lang niya ay wala siyang sounds. Tapos, ang nangyayari sa kanya kapag pinindot mo yung mga selector switch niya o yung kanya mga tack switch, so, kapag pinindot mo yung ano niya, yung volume, ang lalabas sa kanya ay yung menu. So, kapag pinindot mo naman yung kanyang channel, iba naman yung lalabas sa kanya, video ang lalabas sa kanya. So, ayan, tulad niyan. Pag pinindot mo yung menu, so, lalabas naman sa kanya yung volume. So, ayan, bali-baliktad yung ano niya. So, kapag pinindot mo ulit siya, iba-iba yung lumalabas. So, ayan, naka-video siya. So, pero ibang ano, ayan, sumasabay siya sa video, pati yung ano, pati yung volume. So, hindi lang sa sounds yung problema niya, pati doon sa kanyang selector. So, ayan, gawin natin ito. So, tingnan natin kung ano nangyari sa kanya. Bakit ganon yung nagiging reaction niya. So, ayan, nabuksan na natin to, tapos ang dumi ng loob niya. So, sabi ng may-ari, nabili lang daw niya to. At nung dumating sa kanya, eh walang sounds. So, kaya dinala sa akin dito para ipagawa sa akin. So, sabi ko, tingnan ko kung anong magagawa natin. So, ayan, linisan lang natin ng konti kasi sobrang daming dumi. Napaka-alikabok. Kapal na. So, linisan natin para mabawas-bawasan man lang. Isa rin kasi yan sa nagbibigay ng sira sa ating mga appliances, lalong-lalo na sa mga TV. So, kapag napuno ng alikabok yan, pwedeng magkaroon ng moist yan hanggang sa matuyo at mag-short doon sa ating sirkuito, yung sirkuito ng ating board. So, ayan, tanggalin muna natin yan para step by step tayo para malaman natin kung saan tayo mag-troubleshoot, kung saan tayo mag-uumpisa. So, ayan, tanggalin natin mga connection ng speaker at yung connection doon sa loob para yung pinaka-motherboard niya ay malinisan natin kahit na konti. So, ayan, halos di na makita yung mga pyesa niya sa sobrang kapal ng alikabok. So, ayan, linis na lang natin. Dami ng alikabok. So, sabi ng may-ari, matagal na rin daw itong stock. Kasi nung bilhin niya, yun ang sabi sa kanya nung binila niya. Nung una raw, may sound siya pero nawawala-wala. So, kaya hindi na nila ginamit. Kaya ang gagawin natin, tingnan natin kung saan nagmula yung problema na yan. So, pwede kasi mangyari na sira yung IC niya o yung mismong ano niya, yung mismong video ano niya sa tuner natin o yung sa ating ano, eh wala siyang supply. So, ito yung ano natin, yung power supply section. Yan yung pinaka high voltage. So, ito yung ating capacitor. Tapos, bali may guhit yan. So, ayan, yung guhit na yan. So, ito naman yung ating audio o yung ating pinaka ating audio section. So, ito naman yung ating vertical section. So, nandiyan yung IC, yung para sa vertical. So, ito yung IC natin, yung apat, yung lima ampa, ay bali, ito ampa.
So ito naman yung ating horizontal, so output. So diyan nakalagay yung ating horizontal output transistor. Tapos ito yung ating FBT o yung ating flyback transformer. So ito naman yung ating capacitor. Papunta yan doon sa ating B+. So tapos diyan naman yung ating yung ating CRT. Tapos papunta dyan yung yoke. So ito yung yoke natin. Papunta yan doon sa ating CRT. Sa ating yoke. So yan yung supply papunta doon. So ito naman yung ating pinagkukunan ng mga voltahe. Yung mga 24 volts. 12 volts. Yung ating 125. O yung ating B+. Saka yung ating 180. So ito yung ating ano, yung anode cap. So high voltage yan. So ang voltahe niyan, umaabot yan ng 20 to 40 o 30,000 volts. So kaya napakadelikado yan, kaya wag natin basta hawakan yan. So ito naman yung ating IC system. So nasa loob yan, so ito yung pinaka-hitching lang niya, protection. So ayan. So ito naman yung ating connection. So ayan, simulan natin. So ang unang-unang gagawin natin, so visual check muna tayo. Tingnan natin kung saan dito. So tingnan natin yung ibang mga parts. Baka may ibang parts dyan na may lumubong capacitor o kaya nag-short. So yung ating speaker. So tingnan natin. Gamit tayo ng tester. So tester natin yan. Tingnan natin kung buo pa yung ating mga speaker. So baka naman kaya wala siyang sounds eh, dahil dito sa ating speaker baka nag-open o nag-loose. So ayan, check natin. So ayan, wala tayong ma-reading. Wala. So kung wala tayong ma-reading dyan, ibig sabihin open tong ano natin. Para makasigurado tayo, tanggalin natin yung wire. So ayan, check natin. So wala talaga. Wala talagang reading. So ibig sabihin, open yung ating speaker. So tingnan din natin yung isa pa. Baka ganun din yung problema niya. Kung itong isa ay nag-open din, wala siyang reading. So confirm natin na ang problema, kaya wala siyang sounds, ay yung ating speaker. Nag-open siya. Ayan. So test natin. So pwede nating ano yan, pwedeng continuity lang yung test natin kasi mababa lang yung ano niyan. Mababasa natin yan. Pwede namang resistance. Mabasa natin yan. So ayan, wala rin. Wala rin reading yung ano natin. Ibig sabihin, open din itong speaker na ito. So, ang gagawin natin, hanap tayo ng pamalit dyan. Babaklasin lang natin yan. Tapos, hanap tayo ng pamalit. So, meron pa naman ako pamalit dyan, pero hindi nga lang sila magkasukat, hindi sila magkatugma. Pero, parehas lang sila ng value. So, 8 ohms kasi yan. So, 4 watts yung ano niya. Yung wattage niya. Minsan kasi kaya nag-o-open yan, minsan sinusobrahang lakas ng ano, ng volume. So pumuputok yan pag ano, pumuputok-putok. Pag ganun yung ano, yung naging resulta niyan, sa palaging ganun, ang nangyayari sa kanya, nasusunog yung ating coil doon sa loob ng ating speaker. So ayan, i-confirm lang natin, baka mali, hindi lang tumatama yung ating piyasa doon sa ating terminal port. Ayan, tingnan natin. So wala talaga. Tapos yung isa, tingnan din natin. I-check din natin. Wala rin. So, ibig sabihin, open talaga yung ating mga speaker, yung dalawang speaker. So ayan, meron tayong ipapalit dito. So, palitan natin yan. Ito yung ating ipapalit. Medyo maliit lang ang
ano niya, medyo maliit siyang mas maliit siya doon sa original, pero parehas lang din yan, parehas lang yung value niya, yung wattage saka yung ohms. So ayan, ikabit muna natin. Tapos pagkatapos natin ikabit yan, bali ang gagawin naman natin, tanggalin natin yung pinaka control niya o yung ating mga pindutan. So papalitan natin yung mga pindutan noon kasi malamang mga sira na, kasi yung pag pinindot mo yung volume, iba yung lumalabas sa kanya. Tapos pag yung ibang ano rin, yung ibang top switch wala rin. So yan yung ating ano, speaker. So hindi naman kayo magkakamali dyan pagkakabit, kasi makikita nyo naman yung symbols na positive saka yung negative. So ayan, kabit natin. Tapos palit tayo ng lock screw, lock switch. Tanggalin muna natin yan. So ayan, ikabit muna natin yung mga connection do sa ating speaker para hindi na natin makalimutan yan. Baka mamaya naikabit nga natin, hindi naman natin naikabit yung connection o yung ating mga wire galing doon sa ating motherboard. O yan, baklasin natin itong ano niya, itong control niya, mapindutan. So isa rin yan sa mga dahilan. Ayan. Bali, tanggalin na natin lahat yan. Palitan natin ng bago para sigurado tayo. Kasi kung lilinisin natin yan at gumana, mga ilang buwan lang din sira na ulit yan. So magiging backjump lang yan. Kaya gawin natin, tanggalin na lahat na natin isa-isa para wala na tayong iisipin problema. Tapos palitan natin ng bago. So ayan, hinangin na lang natin. Bali, nakabit na natin yung mga lock switch. So iba yung design niya kasi medyo malaki yung ano, yung switch niya. So ayan, hinang lang natin. Ayan, hinang lang natin. So tapos ikabit natin, tapos testingin natin. So ayan, bali nakabit na natin, tapos ikabit na natin. Pagkatapos nating maikabit yan, tapos yan, ilagay na natin yung cover ng ating TV para ma-finalize natin, para lagyan natin ng video, tingnan natin kung mayroon na siyang sounds. So ayan, kung bago nga pala kayo sa akin channel at napadaan lang kayo, i-subscribe nyo naman yung channel ko at i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video na upload ko. Check nyo na rin, i-search nyo na rin sa Facebook yung aking channel, at ganun din dito sa Facebook, so sa YouTube. Bali, ang pangalan niya ay Mandy Imperial Sapanta. So makikita nyo naman. Ganun din doon sa ating Facebook. So Facebook saka YouTube, isa lang yung ating pangalan o yung ating name na masi-search. So nandun yung ating mga video na pwede nyong makuhaan ng mga bagong idea sa pagre-repair. So ayan, testingin na natin. Tapos lagyan natin ng video para malaman natin kung may sounds na siya. So pag nalagyan natin ng video yan, so power on natin, saksak muna natin dun sa ating outlet para power on natin. So ayan, power on natin. Ayan. So ayan, may video na siya. Tingnan lang natin. Ayan, so meron na siya. So kanina wala tayong maririnig, kahit yung open ng raster niya, hindi siya marinig. So ngayon,
okay na. So, gumagana na rin yung ating mga yung ating mga pindutan doon sa ibabaw. So, ayan. So, tama na yung mga nadidetect niya. So, ayan yung ating volume. So, kanina, pag yung volume niya nang nilagay natin, iba yung lumalabas. So, maraming salamat sa inyo lahat, mga kaibigan.